Pinagpalang gabi nga po sa atin lahat. Gusto ko lang po mag-testimony. And gusto nga po magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang binibigay niyo po sa amin, sa buong pamilya po namin, sa pag-iingat at sa pag-iwas sa amin sa mga sakit at sa mga sakuna. And papasalamat nga po ako sa Panginoon dahil sa pagpunta rin po rito ni Ape, tsaka po nung alaga namin, at yung pag-iingat po sa kanila sa pagpunta nila rito. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa sa mga magulang ko at sa mga trabaho po namin para makapag-grow, para ma-achieve po yung mga goal namin. And even though nasa unas mahirap at nakakapagod, pero worth it naman po lahat. And ayun po, gusto ko lang din po magpasalamat sa Panginoon sa mga provision na binibigay niya, sa mga challenges na binibigay niya sa aming mag-asawa. And ayun nga lang po, maraming salamat po. Thank you.
Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa po ang lahat ay maayos ng kalagayan ngayon at patuloy po tayong mag-ingat sa banta ng pandemya. Bago po tayo mag-proceed sa ating mensahe, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pribileyo na mapag-aralan yung salita mo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggamit sa akin bilang instrumento, Panginoon, ng salita mo. Ganawa, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa salitang pag-aaralan namin, may mapulot po ang bawat isa at nawa po ay magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Higit sa lahat, Panginoon, maging source ng strength namin ito, Panginoon, para sa mga darating na pagsubok sa aming buhay. Kayo po ang patuloy na manguna, maghari sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen. So, ang title po ng ating mensahe ngayong gabi ito ay A Note from God. So, from the word itself po, A Note from God, ibig sabihin, isang sulat mula sa Panginoon. So, may babasahin po ako sa inyong note. Ito po ay sulat ng Panginoon sa ating lahat. So, napaalam ko po na napapanahon ito dahil ngayon ay pandemya at marami pong nag-i-struggle ng mga kapatid natin. Kaya, namnamin po natin at pakinggan ng mabuti yung sulat ng Panginoon para sa ating lahat. Sabi po niya, "Dear child, I created you to need me. You have little strength apart from me, yet when you recognize your weakness and humbly seek my face, I, the Lord Omnipotent, become your strength. Then you will find the grace and strength to proclaim, 'The Lord is the strength of my life.' I long to show myself strong on your behalf. Will you entrust yourself to me and let me strengthen the knees that are feeble? God." So, yun po yung sulat ng Panginoon sa ating lahat. So, ang sulat pong iyon ay tungkol sa strength or sa kalakasan. So, most of the time po, no, we people, tayo pong mga tao, we rely on our own strength, especially po when we think that a certain thing is just simple and easy to do. Tama po yun. Madalas po tayong mga tao, kapag first time nating gawin yung isang bagay, saka lang tayo pray ng pray, lapit ng lapit sa Panginoon, hingi ng guidance, ng strength. Pero, pagka pangalawang beses na po natin yung gawin, pag second, third, or fourth time na natin yung ginagawa, wala na, unti-unti na pong nakakalimot. At dyan na nag-start, na nagde-depend tayong mga tao sa sarili nating kakayahan or sa sarili nating kalakasan. So, ngayong gabi po, i-share ko po sa inyo yung three ways to find strength with God. So, mahalaga po na sa panahong ito at sa mga susunod pang panahon, malaman natin kung paano nga ba matatagpuan ng tunay na kalakasan mula po sa Panginoon. Number one po, so tandaan po natin ito. Number one, accept that you are weak. So, sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, "Three different times I begged the Lord to take it away. Each time, He said, 'My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardship, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." So, sabi po dun sa verse, sa mga panahon daw po, no, ng paghihirap, kapag galing sa Lord yung kalakasan na meron ka, masasabi mo na, "For when I am weak, then I am strong." Ayan. So, most of the time po, no, aminin man natin o hindi, talagang ang mga tao po ay nagre-rely sa sarili nilang kalakasan, sa wisdom nila, or sa intellect rather than placing our trust in His strength. Tama. So, mas sinusunod natin yung desire ng ating mga puso kaysa mag-ask ng guidance sa Lord. Tapos, pag nag-fail tayo or nagkaroon ng problem, dun lang tayo mare-remind na, ano, na masyado na tayong nagiging panatag at masyado na tayong tiwala sa sarili natin.
So, good thing naman po about our God is that His grace is always sufficient, for His power is best in weakness. So, when we learn to humble ourselves before God, mas nagiging okay po yung flow ng life natin. We are always being reminded na God should be first above everything. And we, without God, we are nothing. So, pangalawa po, tandaan po pala natin, number one, accept that you are weak. Kailangan, aminin mo sa Panginoon na mahina ka, na kailangan mo yung lakas niya para magpatuloy sa mga susunod pang araw. So, number two, read and meditate on God's Word. So, sabi po sa Amos chapter 8, verse 13, beautiful girls and strong young men will grow faint in that day, thirsting for the Lord's Word. So, pansin nyo po, pag yung oras natin sa Lord ay nababawasan, pag nababawasan na yung Bible reading, prayer time, devotion, dyan na tayo nagsisimula mag-worry. Diba? Dyan na tayo nagsisimula manghina. So, always remember po na the Bible is much more than a book. It is God's Word to us. It is written love letter where we can found and we can be renewed through the strength and hope that God gave unto us. So, let's make it a habit na every morning kung gano'n natin kailangan kumain ng breakfast para di tayo manghina, mas kailangan natin, mas higit natin kailangan na magbasa ng Biblia para meron po tayong source of strength throughout the day. Ayan, so ulitin ko po, number one, accept that you are weak. Number two, read and meditate on God's Word. So, ito po yung pangatlo at yung huli, sabi po doon, increase your time in prayer. So, sabi po sa Psalm chapter 138, verse 3, as soon as I pray, you answer me, you encourage me by giving me strength. So, the good thing about prayer po is, it is not about only you. It is a two-way communication with God. Not only you do you need to speak to God, but He desires to talk back to you. And kahit po hindi tayo magsalita, even if we don't speak in prayer, God hears even the silent prayer of our hearts. Ito po yung maganda sa Diyos natin. Kahit yung laman ng puso mo, alam niya. Kaya alam niya din if yung prayer mo is hindi from the heart. So again po, do not hesitate to pray and tell everything to God. He is always willing to listen. Madalas nga po, tayo lang talaga yung hinihintay niya. Kaya ulit nga po, increase your time in prayer. Pray pagkagising mo. Pray whenever you wanted to pray to. Kasi ang Diyos lagi lang niyang handang makinig sa'yo. Ayan, ulitin ko po. Number one, accept that you are weak. Number two, read and meditate on God's Word. Number three, increase your time in prayer. So, dito na po ako magtatapos. Sabi po, God is waiting eagerly to respond with new strength to each little act of self-control, small disciplines of prayer, feeble searching after Him, and His children shall be filled if they will only hunger and thirst after what He offers. Always remember this po. So, in order for us to continue life without worrying about anything in this world, lagi po tayong humingi ng kalakasan sa Diyos. Lagi tayong humingi ng karunungan sa Diyos. Kasi kahit kailan, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Tandaan niyo po lagi, yung tatlong ways kung paano natin mahahanap yung tunay na kalakasan mula sa Diyos. Yung una po, accept that you are weak. Pangalawa, read and meditate on God's Word. At pangatlo, increase your time in prayer. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa iyo,
nagpapakababa, kinikilala ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagka-Diyos. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa muling pagpribileyo na kami ay magsama-sama sa pamagitan ng platforms at ang aming narinig na mensahe at patutuoy magsilbing patuloy na lakas namin. Hamon at gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa anak, mga anak mong ginamit na maging daluyan ang iyong pagkapala at biyaya. Dakilang Panginoon, patawarin mo po kung meron kang nasilip sa amin, nakikita sa aming kahinaan, pagkukulang. Ugasan mo kami ng dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mong ipagpasalamat ko sa iyo ang buhay ng aking mga kapatid na sumapit sa kanilang at sasapit sa kanilang mga kaarawan. Sa buwan ng Disyembre, ang kapatid na Nika Say, ang kapatid na Miguel Lazaro, at iba pa namin mga kapatid, maaaring hindi ko po mabanggit, ngunit ikaw ang nakakaalam, nagdiriwang din sila ng anibersaryo ng kanilang pag-isang dibdib. Kaya din po si Nanay Nati, Talag, pagpalain mo po sila, marami pang mga taon, mga kaarawan, pabiyayang buhay, lakas ang pagkaloob mo sa kanila. Kaya din, Panginoon, dinadalain ko sa iyong patuloy ang aking mga kapatid na may mga karamdaman, patuloy kang magpakahayag, maawa ka po sa kanila. Ang kapatid na Purita Watt, ang kapatid na Edna, patuloy na nagpapalakas, ang kapatid na Evelyn Oropesa. Dakilang Ama, naninikluhod kami sa iyo. Patuloy nilang madama at maranasan ang iyong paghipo, ang iyong pag-uunat na mapagpalang kamay. Ganyan din si kapatid na Berhel Capiral Senior. Ikaw po ang magpakayag sa kanila. Maranasan nila ang ganap na kagalingan. I-provide mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga mahal sa buhay na nagtsatsagang nag-aalaga, nagbabantay sa kanila. Dakilang Ama, dinadalain ko rin po sa iyo ang aming mga bata, ang mga kabataan sa kanilang gawain, pag-aaral, ang aming mga bata sa church na pinangungunahan ng aming Jacolisa. Salamat po. Sila po na nag-online, tulungan mo po lagi na ayos ang connection ng internet nila. Sila na may mga exam. Panginoon, tulungan mo silang mag-excel sa kanilang mga subject. Dalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran na naghahanap ng trabaho. Tulungan mo silang makasumpong ng hanap buhay. Buksan mo ang durungawan ng iyong langit, Panginoon. Sila po naglalayong muling makapangibang bansa. Tulungan mo po, nag-aayos ng mga papeles. Ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kapatiran na sa ibayong dagat, pagpalain mo po, Panginoon, sila. Ang pamilya Dacom, Cristobal, ang magpinsa na si Christina Watt Umali, si Christina Umali, gayon din po si Honey Jamie Lee Contreras, si Honey Hilario, gayon din po ang kapatid na Bong Oropesa, kapatid na Unyo Silverio, ang family say na nasa Canada, gayon din po ang aming kapatid na Remy na nasa US, ang amang Willie, Natalie at si Casey, palain mo po sila na nasa Dubai, at lahat ng mga anak mo na nasa ibayong dagat. Palain mo po silang lagi at ingatan. Dalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatid na patuloy pong na naghahanap ng trabaho, sila na namamasukan sa privado at sa government, ingatan mo, pligtas silang lagi. Kami na nanatili sa tahanan, manatili po kaming mayroong sapat na lakas upang igawa sa mga gawaing bahay. Dalain ko sa iyo ang aming mga frontliner na nag-aalaga ng biktima ng coronavirus. Dalain ko sa iyo ang aming pamahalaan sa pangulo ng aming pahulong, kanyang mga kabinete at mga private sector. Lalo higit, dalain ko sa iyo, Panginoon, kami tulungan mo na magkaroon ng matalinong pagpili sa nalalapit na halalang 2022.
Palay mo po ang leader ng aming iglesia, ang aming Bishop Sir Francisco, ang aming D.S. Glenn Mendiola, at kayo din ang aking mga kamanggagawang lalaki at babae. Dakilang Panginoon, kung mayroon po mga hibik at dalangin ng aking mga kapatid na hindi ko malakas ang nabanggit ko, na ikaw ang Diyos na kahit maalam, kakatagpuin mo po ito ayon sa iyong kaparangan. Lahat ng aming mga gawain, ang online at face-to-face cell group, midweek, ang aming gayon din po ang aming family altar at nalalapit na pagdiriwang namin ng Kapaskuhan at gayon din ang aming nalalapit na anibersaryo. Lahat ito, Panginoon, hindi namin magagawa kung wala ang iyong tulong. Ang aming misyon ng iglesia ay magpatuloy namin maisagawa. Salamat po sa iyo. Purihin ka sa pangalan po Jesus, itong aking dalangin. Amen. 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 Diyos na di malilip ng ating pinakamataas sa pagkaunawa, ingatan nawang yung mga puso at ang iyong mga buhay at tumayo kayo mga kapatid taglay ang dakilang pangako ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Amen.